Si Miss Liza Aquino naman, ilang mga magsasaka sa Bulacan umaaray sa baba sa bumababang kita nila sa pagbebenta ng kanilang pananim. Alamin natin mula kay Miss Liza Aquino. Miss Liza, good morning. Good morning, kabayan. Live tayo ngayon dito sa 3 hektaryang bukid sa San Ildefonso, Bulacan, kung saan tampok dito ang iba't ibang klaseng mga gulay na binabagsak, kabayan, sa Balintawak at sa Divisoria. Ngayon kahapon, nag-ikot tayo sa Divisoria, kabayan. Isa lang sinasabi ng mga nagtitinda doon, mataas ang presyo ng ilan sa mga bentahan nilang mga gulay. So, kinakausap ko na ngayon yung mga magsasaka mismo, magkano nga po ba ang kuha o ang presyo nila na binibigay ng middleman nila, kabayan. So para po sa mga nanonood ngayon, ang bentahan lang po ng mga magsasaka dito sa San Ildefonso, 20 pesos kada kilo lang ang okra nila na binibigay nila sa middleman. Binibenta po ito sa merkado na nasa 50 to 60 pesos kada kilo. Ang medyo mataas dito, kabayan, ang bentahan nila dito sa sa bukid ay ang sitaw 70 pesos. Pero pagdating po niyan sa palengke, halos dumoble na, 120 pesos na po kada kilo ang bentahan nito. Itong nakakapanlumo ngayon, kabayan, na maalala ninyo, nasa 500 pesos kada kilo po ang siling labuyo sa palengke. Dito po ngayon sa San Ildefonso, Bulacan, dahil sa matinding pag-ulan ito mga nakaraang araw, yung tatlong buwang tinanim at inalaga ang mga siling labuyo ng mga magsasaka po ay nasira po at halos wala na rin silang naibenta. Para nga magbigay pa po na karagdagang detalye hinggil sa atin, ano pa ba mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka natin, makakasama po natin ngayon live si Tatay Ronaldo Cortez, 15 taon na pong magsasaka dito sa Bulacan. Tayo para po sa programa ni Kabayan Oli De Castro. Unahin na natin to, ano po bang pinakahamon sa inyo ngayon bilang magsasaka? Yung bumabang pataba, mga gamot. Ilang at para kumita naman ng konti. So sinasabi yun, sir, tumaas ang pataba? Tumaas talaga pataba. Malaki talaga tinaas. Halos triple ang tinaas ngayon ng pataba. Magkano pong ginagastos sa pataba, sir? Sa bukid, sa palay, umuubos kami ng 12 sako na pataba. Yung upang tanim, pataba, malaki talaga gasto sa bukid. Yung palay niyo ngayon, sabi niyo ginagamit yung sa pataba niyo, no? So magkano pong binibenta niyo yan? Magkano bentahan niyo? Nung nakarang ani namin, 15 lang ang nakuha sa 4 kilo. 15 pesos, 4 kilo. Per kilo? Mm. Opo, ano pong ang nararamdaman niyo ngayon? Yung mga tinanim niyo ng mga siling labuyo po, nasira po. Hindi yun nabenta? Talagang ganun. Dumadating talaga sa ganun na nasisira ang pananim. Siguro sa danang sa panahon, iinit ng matindi, uulan, sisira pananim. Bukod pa sa labuy, may mga nasira pa po ba sa mga paninim nyo ngayon? Meron. Yung nagtanim akong mais noon, nalugi kami noon, nala kami talagang kinita. Anong nangyari, sir? Kinain ng wood, talas hindi lumaki. Ano pong panawagan natin ngayon bago na distasyon? Ano pong gusto nyo unahin nila para po sa sektor na agrikultura? Gusto namin kauna-unahan yung pataba at saka mga gamot para kumita naman yung mga magsasaka. Kabayan, kayo po ba may karagdagang tanong kay Tatay Ronaldo? Si Pangulong Marcos, di ba, miniting niya mga opisyal ng Department of Agriculture kahapon. Kaya pala maraming pulis doon sa lugar na yon. Kay nanawagan siya na siguraduhin na meron tayong sapat na supply ng pagkain dahil patuloy nga na itong gera sa Russia at saka Ukraine. At yung laging ginagawa ng Department of Agriculture na walang kasagutan kundi laging importasyon ng pagkain. Ano ba daw ang tinutulong sa kanila ng pamahalaan, maging ng lokal na pamahalaan? May tinutulong ba sa kanila? Kami po alamang dumadating na tulong dito sa amin. Pero nalalaman ho ba ng mga official dyan ang problema nyo? Ako po, nangangamuha lang dito na may financier po kami. May financier kayo. Yung financier na yun, siyempre, ay babayaran nyo kung sakali. Yung puhunan po, lalabas po muna yung puhunan. Tapos yung matitira, doon lang po kami maghahati. Paano? Yung puhunan, babayaran nyo? Lalabas po yung puhunan. Okay, tapos? Saka yung pag may natira pong kita, yung po paghahatian namin. Sinong kahati nyo doon? Yung nagpipinance po. Di pala, para halos barya na lang natitira sa inyo.
Apo, apo. Ay, naku po. Sige. Liza? Alright, maraming salamat po sa oras ninyo. Kabayan, bali, bukas na po ulit yung dating ng mga middleman nila. Bukas na ulit ang anihan. Ipapakita ko, nasa likuran ko ngayon. Ano yan? Itong ating mga siling pangsigang, kabayan. Tinan so, isa po ito sa mga pangunahing ani po nila ngayon dito sa San Nasaan niya? I-focus nga ng camera yung siling pangsigang. Yan ba yung nakikita mo sa... Yan ba yung nakikita mo sa Divisoria? Balintawak, kabayan. Hindi, di ba galing ka ng Divisoria? Yes, opo, opo, kabayan. May nakita ka ba ng sili? Yes, meron po siling pangsigang doon, kabayan. Ikitaas po ng presyo nila doon. Nasa 50 to 80 pesos kada kilo. Diyan, magkano? 30 lang ang bentahan dito. 30. Pumitas ka nga ng isa at pakita mo sa camera. Yes po. Ano sir, yan? Hinold pumitas? Kulay pula? Ayan po. Yung pansigang talaga, yung malalaki, ano? Yung labuyo nila, kabayan, nasira. Nasira lahat? Opo, lahat, sir. 90 kilos po ng labuyo nila nasira dahil sa pag-ulan, sir. Wow! Grabe, ano, kawawa naman sila. Tapos namumuhunan pa sila, utang pa. Tapos ang matitira sa kanila, halos barya na, ano? Kaya, anong sabi nila? Magtatanim pa rin pa sila? Ater, sagutin mo yan. Siyempre po, magtatanim po. Doon lang po kami baas eh. Yun. Yun lang ang hanap buhay nyo eh. Wala nang iba, no? Wala na po. Oo. Mahirap naman mapupunta pa kayo sa construction. Oo nga. Marunong din po. Marunong din. Ay, ilan ang anak nyo? Dalawa lang po. Dalawa lang? Hindi na ususundan. Hindi na, wala na. Gumagawa pa o, hindi pa ako makabuo eh. Ay, naku, may oras pa si tatay para. Ibang tinatanim dito, iba rin tinatanim. Ibang tinatanim nito, hindi naman makabuo. Sige po, salamat po, salamat po. Sige pa. Salamat po.